Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Dito po tayo sa pinaka-exciting part, mga kaldab. Ang mga photos at mga video na masasabi nyo talagang totoong kinasal ang real life couple. Marami na naman pong magre-react. Ayan ka na naman, Mr. Destiny. Kumbaga, puro paasa na naman yung mga sinasabi mo. Puro paasa na naman yung mga pinapakita mo, lalong-lalo na po yung mga caption na ginagawa mo. Alam nyo, sa totoo lang, mga kaaldab, saan ka makakita ng nag-aayos ng kasal na hindi po nagpapapicture sa kinakasal? Hindi po ba? O yung sabihin natin naging coordinator po ba tawag doon sa, kumbaga, nagiging nagsisetup ng mga kasal? Yung photographer, di po ba? Gaya ng sinasabi natin, depende na lang po ito sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Doon po sa kasal nila Pauling at ni Bossing Big Soto, may kita nyo naman doon, mga kaaldab, yung, kumbaga, alam nyo na, mga kaaldab, yung tao na nakita po sa kasalan nila Mengay. Kaya mahirap po talaga mag-react, mag-komento. Basta sa akin, mga kaldab, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung mga trending, pinag-uusapan, yan lang naman po yung ibubungad natin. Di po ba? Although sinasamahan ko po ng mga throwback, normal lang po yun. Kaysa naman po gumawa tayo ng mga edited picture na ginagawa po nila na magpapakita ng ganito, magpapakita ng ganon. Okay lang yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sa mga taong hindi naniniwala at sa mga taong nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, okay lang. Ang importante lang naman ay yung updated, yung maging updated ka, di po ba? Yung mabasa mo, yung makita mo, yung ganito ganyan, etc., etc., di po ba? Kaya doon sa mga taong nagsasabi ng ayan si Mr. Destiny, fake news yan, huwag niyong paniniwalaan yan, lahat ng mga sinasabi niyan, lahat ng mga ginagawa niya, walang katotohanan, fake news yan, etc., etc., di po ba? Kaya chill lang po tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi nila, pinapaliwanag nila, di po ba? Chill lang. Yun lang naman po yung importante, maging updated ka. Ano man po yung mga nababasa mo, ano man po yung mga nakikita mo, napapakinggan, napapanood po, okay lang yan. Po, ang importante lang naman po ay kung ano yung ganap, kung ano yung masasabi natin na pinagpepestahan, ginagawa ng mga issue, ganito ganyan, etc., etc., di po ba? Chill lang tayo. Yun lang naman po yung maganda dyan. At sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda, nagsasabi ng ganito ganyan, sa mga nagko-komento, okay lang, di po ba? Normal lang po. Ang importante lang naman, maging updated ka. Kung ano yung pinaka-latest, kung ano yung trending, dun lang po tayo. Mahirap po kasi mag-react ng mga sinasabi nila na ayan si Mr. Destiny, ganito ganyan, ganun. Di po ba? Chill lang. Kasi gaya nga po ng mga pinapakita natin, depende na lang po ito sa mga maniniwala, depende na lang po ito sa mga nagsasabing ganito, nagsasabing ganyan. Alam naman po natin na puro pambabatikos lang po ang mababasa natin at makikita sa social media na kapag nag-react po tayo, iba po talaga yung sinasabi nila. Kaya dun sa mga taong nagsasabi na hindi na kasi nagre-react ang Aldab Nation, hindi na kasi kayo nagsasalita. Once kasi magsalita ka, unang-unang sasabihin sa'yo, dilulo ka. Kaya po si Alden Richards hindi po nagsasalita kasi kapag nag-react po si Alden at hindi nga po maganda at hindi nga po pumapabor sa mga Armin, sasabihin nila, ayan, nagpapaasa na naman si Alden sa mga fans ng Aldab Nation. Ayaw pa rin yung bitawan, gusto niya yung Aldab, tututok pa rin po sa kanya, gusto niya yung fandom, susuportahan siya. Yung tipong ganun, mga Aldab, na mapapaisip naman po kayo. Hindi po ba? Totoo naman po eh, kasi sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa mga maniniwala. Depende na lang po ito sa mga dadaan at bibisita sa channel natin. Yun naman po talaga yung sinasabi nila kapag desperado na po sila. Yung tipong hindi ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, yung tipong kumbaga wala naman pong mangyayari. Kaya nga po itong kasalan sa July 28, hindi natin alam kung ano yung mga magaganap at mangyayari pagkatapos ng 28. Hindi natin alam
kung oh ano na ganto ganyan, di po ba? Tapos meron daw pong invitation si Alden Richards na invited nga po raw si Alden Richards sa kasal ni Mengay at ni Congressman Espated. Eh wala naman po tayo nababalitaan, di po ba? Wala naman pong pinupost si Mama Ten. Sabihin na natin na ganito ganyan. Gusto lang po nila magsalita. Gusto lang po nila na makuha yung simpatya ni Alden Richards, masabi kay ni kay Alden na ganito ganyan, etc., etc. Kaya lang po mga kaaldab, lagi ko naman po pinapaliwanag, depende na lang po ito sa magiging senaryo. Depende na lang po ito sa magpapakita o magsasabi. Ang importante nga po, sabi ko sa inyo, tuloy lang, di po ba? Huwag kayong maniniwala, ano man po yung kumakalat, ano man po yung mga sinasabi nila, chill lang po tayo. Yun lang po yung importante. At yung bagong post na naman ni Mirna Baluyot na naghihikayat na totoo nga po daw yung kasalan, wala daw pong sarsuela na totoo daw po yun at hindi daw po sarsuela, okay lang naman. Mga kaaldab, hindi na po natin yan sasagutin kasi kumbaga kahit ano naman po paliwanag natin, sila pa rin po yung masusunod, sila pa rin po yung nagsasabi. Ano man po kasi yung paliwanag natin, sasabihin lang nila, hindi nyo lang kasi matanggap, hindi nyo lang kasi magawa, ganito ganyan, talo na kayo, aminin nyo na, hindi po ba? Okay lang naman po mga kaaldab yung mga ganyan. Tapos, eto magsisimula po yung 8 Bulaga sa July 1 sa TV5. Marami pong nagsasabi na hindi daw po dyan mapupunta si Alden. Tignan na lang po natin. Sabi ko nga po sa inyo, kapag nandyan na si Ma'am Ruby, si Pia, si Anjo, sila, kumbaga, Jano Gibbs, depende pa rin po yan. Depende pa rin po dun sa mga taong nakakasama ni Alden Richards, yung mga malalapit din kay Alden na mga host. Tignan po natin, di po ba? Kasi ang balak nga po talaga ng TBJ, kumpletuhin at buuin ang nawala, di po ba? Na siyempre ngayon nakaka-recover na po tayo sa naging pandemic, kahit papaano nabubuhay na muli ang industriya ng kalakal o ng mga transportasyon, etc. Maliban lang po talaga sa pelikula. Medyo maraming producer nga po ang nalugi. Maraming producer ang masasabi natin na hindi nga po talaga nagustuhan yung mga nangyayari. Siyempre, mga kumakalat. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami po kayo matututunan. Marami po mga bagay-bagay na pinapaliwanag naman po natin. Maliban lang po talaga sa mga ayaw umintindi at sa taong, kumbaga, alam nyo na, ayaw intindihin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.